Gusto mo bang malaman kung paano gamitin ng Google Meet sa inyong cellphone? Well, ang video na to ay para sa'yo. Do you wanna know? This is Dorothy and you're in Amity TV. So sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang Google Meet, ang bagong Google Meet, sa inyong cellphone. So start na tayo! Una, siguraduhin nyo na naka-download na ang Google Meet app sa inyong cellphone. Ngayon kung wala pa, punta lang kayo ng Play Store and i-download ang Google Meet. So type natin ang Google Meet. Ito ang lumabas sa akin dahil naka-install na ang Google Meet app sa akin cellphone. Karaniwan si teacher ang nagbibigay sa atin ng link. Pwedeng ang link ay nanggaling sa Messenger nyo, sa Facebook Messenger, pwedeng sa Google Classroom, or pwedeng sinend niya sa Gmail. Okay, so tingnan natin halimbawang galing siya sa inyong Facebook Messenger. Let's say ito ang message na link ni teacher. Okay, so all you have to do is just click the link. So click lang natin siya. And then lalabas dyan ang mga Google accounts na nakasave sa inyong cellphone. So hanapin nyo lang ang account ninyo, click nyo lang siya, and then i-redirect na kayo sa mismong Google Meet interface. Okay, so once na nakapasok na tayo dito sa interface ni Google Meet, i-off na agad natin or i-mute ang ating microphone. Then may option kayo kung i-on nyo or i-off nyo ang inyong camera. Most of the teachers, mas gusto nila naka-on ang camera. Gusto nila nakikita ang kanilang mga estudyante. So, nasa teacher nyo yun. And nasa signal din ang inyong internet. Okay? Isa sa bagong feature ng Google Meet ngayong 2021 is ang background. So, makikita nyo mismo sa inyong screen, sa baba ng inyong screen, ang pagpapalit ng background. So, click lang natin to. Meron dyang option kung anong background ang gusto nyo. Halimbawa, ito, let's say, ang background nyo ay napakagulo. Maraming mga sinampay, maraming kalat, o kung ano man. Sa background nyo, sa tingin nyo hindi kaaya-aya, may option kayo na i-blur ang background nyo. Ito yon. So, slightly blurred na siya. Or, pwedeng i-blur nyo talaga siya ng sobrang blurred talaga. Parang katulad nito, halos di nyo na makita yung design ng wall namin. Or, pwede rin kayong gumamit ng mga templates, built-in templates sa Google Meet. Like, halimbawa, feeling nyo nasa beach kayo, katulad nito. Or, pwedeng gamitin talaga sa school, ito na ang background nyo ay mga books. Pero, ang pinaka-favorite ko is yung pinaka-simple na ito. So, napaka-simple lang niya. Okay? Once na nakapili na kayo ng background and nakamute ang inyong microphone, tandaan palaging imi-mute ang microphone na, pwede na kayo ngayong mag-join. Bago pala yun. Okay, so sa baba ng background, ng choices ng background, X lang natin, makikita nyo ngayon ang share screen. So huwag nyong gagalawin ang share screen. At least nakalagay na dyan share screen. Unlike dati, present now. Diba? Merong ibang mga estudyante na pagkakamalan nila na attendance ang dating. So, ngayon, pinalitan niya na ginawang share screen, which is good. Okay? Sa baba ng word na share screen, makikita ko nyo kung sino-sino yung mga nasa meeting na. Okay? And then, sa baba nito, makikita nyo ang joining information. Pwede nyong i-copy yung link and i-share sa iba nyo pang mga classmates. Okay? So, click na natin ngayon ang join. Next, and isa pa sa maganda sa bagong feature ng Google Meet, makikita nyo na ang inyong video. Sa ibaba, sa lower right corner ng inyong screen, naroon ang inyong video. Makikita nyo na ang sarili nyo kung ano ba, mukha pa bang antok, o mukha bang puyat, o ano man. So, pwede pa kayo makapag-ayos-ayos. Same din, sa baba ng inyong screen, makikita nyo pa rin yung change background option. Sa baba naman nito, makikita nyo yung three dots. Click lang natin. So, meron kayong option kung gusto nyong i-pin ang isang participant or ang presentation mismo. Dati may nagtanong sa akin paano daw makikita yung presentation ng teacher niya. Siguro kasi ang nakikita niya, yung mukha ng teacher niya. So, browse nyo lang yung mga participants and then click nyo lang doon and i-pin. Ayan nga ang pin, yung presentation mismo ni
teacher. Okay, so i-unpin lang natin. And then, meron ding option dyan. Balik tayo sa three dots kung i-full screen nyo. Pag full screen, ganito ang mangyayari. Okay? So, balik na ulit natin. Parang walang nangyari. Okay? Isa sa magandang ginawa na pagbabago ni Google Meet ay hiniwalay na ang end call button sa microphone button. Okay? Kasi dati, pag nagugulat tayo, tinawag tayo ni teacher and gusto nating i-unmute ang ating microphone, instead na microphone ang napipindot natin, ay ang end call button. Nawawala, tuloy tayo sa meeting. So, dahil sa ganung dilemma, naisip ni Google Meet na paghiwalayin na lang sila. Okay? Nasa pagitan nila ngayon, si camera. So, meron kayong option kung itatoggle on or off nyo ang inyong camera. Okay? So, makikita nyo ngayon sa akin, naka-off naman ang aking microphone. Kasi sabi ko nga sa inyo, bago dapat kayo pumasok sa meeting, i-off nyo o i-mute nyo ang inyong microphone para hindi tayo makadistract, lalo na kung ongoing na ang meeting. And maraming ingay sa ating paligid. Okay? Next, isa pa sa kagandahan ng bagong feature din ng Google Meet ay ang feature nila na raise hand button. Okay? Dati pag meron tayong gustong sabihin, magsasabi lang tayo, "Ma'am, may I speak, ma'am?" O "Permission to speak, ma'am?" Mga ganun. O di kaya sasabihin niya na lang agad natin kung anong gusto nating sabihin. Nagba-bat in agad tayo. Na pwedeng, yun nga, magulo, maingay tingnan, maingay pakinggan pala. So para maiwasan yung ganun, click nyo lang ang raise hand button and hintayin nyo lang na i-acknowledge kayo ni teacher and payagan kayong magsalita. Saka lang kayo magsasalita para walang sapawan tayo ng okay, para walang sapawan ang sasabihin. So, parang katulad nito, yan, makikita yan ni teacher na nagtaas kayo ng kamay. Parang sa classroom, di ba? Pag nagtaas kayo ng kamay, saka kayo tatawagin. Okay? Sa baba na natin. Next, sa tabi nito, may three dots. Ito yung settings. Nandito ang in-call messages. Okay? So, dito, pwede kayong mag-type kung meron kayong question kay teacher. O gusto niya lang mag-greet sa kanya. Meron din kayong pwede rin tayong gumamit ng mga emojis, then click send. Yung message mo ay makikita ng lahat ng nasa meeting and mawawala lang siya once na mag-end ang meeting. Okay? Next, we have ang share screen. Share screen, kung click natin ang share screen, kung gusto nating i-share ang ating screen. And gagawin lang natin yon, halimbawa kung may reporting tayo or may gusto lang tayong ipakita sa teacher natin or sa ating mga classmates. So, cancel ko lang siya. And then, we have ang show captions. Okay? Sa show captions, lalabas dyan, captions are starting. Then, may nakalagay na English. Okay. Click natin ngayon ang English. Ang kagandahan sa bagong Google Meet ay meron na siyang ibang languages. So, merong French, German, Portuguese, Spanish. Eh, ang problema, wala lang Filipino. I-on nyo lang ang caption kung ang subject nyo ay English, math, science, na ang medium of instruction ay English. Pero kung ang subject nyo ay Filipino, araling panlipunan, na ang medium of instruction ay Filipino, ay huwag nyo na siyang i-on. Kasi magugulo lang kayo, iba-iba ang lalabas na wordings dyan. Okay? So, tingnan natin. Then we have ang settings. So, settings, we have report a problem and ang caption. Okay, so medyo maganda ngayon ang Google Meet. Sa upper right corner naman, makikita nyo, unahin natin itong parang headphone. So, merong option kayo kung anong gagamitin nyo sa audio. Kung yung speaker ba ng cellphone nyo, wired headphones like sa akin, or i-off nyo ang inyong audio or cancel. Okay? And then sa tabi nito is ang pagsuswitch ng camera. Kung front view ba or rear view. Halimbawa sa akin, lagay ko ay rear view. Okay, ito yung makikita nyo, yung kamay ko. Diba? Yan ang rear view. Okay? So, punta lang tayo ng front view. Ayan na ako. So, that's it. Sana may natutunan kayo sa video na to and huwag nyo kalimutan na i-like ang video na to and kung bago lang kayo sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated tuwing mag-upload ako ng bagong video. Until my next video, bye!